Father Rod, nakikiusap po ako. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Hindi mo kailangan makiusap at magmakaawa, Gimbo. Mula nang maging Paris Priest ako sa parokyang ito, lahat ng lumapit sa akin, tinutulungan ko. Father, paano po kaya natin matutulungan si Rosella? Huwag kang masyadong mabahala at mag-alala. Lahat ng problema may kalutasan sa tulong ng ating Panginoon. Nasabi ko na po sa inyo ang mabigat na problema ng kaibigan ko. Tutulungan natin siya. Ipagdadasal natin. Father. At bibigyan kita ng malamang na makatulong sa kaibigan mo para mulatas ang nangyayari sa kanyang misteryo. Sinaktan mo na ako ng labis noon, Limo. Kaya sinumpa ko na magmahala. Kaya naging bato na ang puso ko. Ngayon, pinagbantaan mo naman ang buhay ko. Sa ayaw at sa gusto mo, bawiin mo sumpa mo sa aking anak. Kapag patuloy mo pinahirapan si Rosella, kapag napahamak siya dahil sa kagagawan mo, papatayin kita. Wala kang magagawa laban sa akin. Ang hindi ko nagawa sa iyo ng dinong, ay kagawin ko ngayon. Magsasagawa ako ng ritual at orasyon para sa'yo. Para sa'yo ang manikang basahan ito na magiging replika ng iyong pagkatao, Lino. At ang karayom na ito, ang mga ito ang gagamitin ko labin sa'yo, Lino. Kung pamagawa ang banta mo sa akin, bago mo pa ako napatay, kukulamin na kita. Rosella, ang itay mo. Hindi pa umuuwi, Gimo. Malamang naghahanap pa yun ang paraan para matulungan ako. Ihintayin ko sana siya eh, para hingin ang kanyang pahintulot sa gagawin ko. Anong gagawin mo? Eh, pero baka maging huli na ang lahat para sa'yo eh. Kaya susundin ko na ang mungkahi sa akin ng pare para matulungan kita agad. Kahit wala pa ang itay mo. Anong laman ng botellang yan? Holy water ito. Meditadong tubig? Oo. Ilantad mo na ang mga halimaw sa dibdib mo, Rosella. Sige, susundin kita. Ayan, nakalantad na sila. Nakakakilabot ang kanilang anyo. Parang natutulog sila. Ngayon nakalantad na ang mga halimaw. Sa magkabilang dibdib mo, sasabuyan ko na sila ng holy water. Ang kasaysayang tangkob sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Ang klaseng kampo ng dilim ang mga halimaw sa magkabilang dibdib ni Rosella.
umusok sila, nasabuyan ko sila ng holy water. Pero hindi sila namatay. Ang masaklap pa, pati si Rosella nasaktan at parang napaso sa holy water. Ay naman, walang madaang tricycle. Maglalakad na lang ako. Tatakbo na lang ako papunta simbahan para maisangguni ko sa pari ang nangyari. Para maturuan niya ako kung paano ko tuluyang mapupuksa ang mga halimaw sa magkabilang dibdib ni Rosella. Bebo! Maulino! Oh, bakit ka umahangos? At bakit parang ligalig ka? Eh, mabuti po dumating kayo. May dapat po kayong malaman tungkol sa inyong anak. Ano ba? Oh, ang ulo ko! Maulino? Biglang kumirit ang ulo ko. Napakatindi ng sakit. Parang binibiyak ang ulo ko sa sobrang sakit. Sige mo,
ng malahan ibang sa dibdib ni Roselia. Ano, Rosella? Ang mga halim mo sa iyong dibdib ang pumatay sa kalugar natin, si Ninyong? Oo, di mo. Kaya nga kita tinawagan habang natutulog sila. Hindi ko agad inamin sa iyo sa utos na ninumawag pa ng dilim na nakatikit sa katawang ko. Mabuti, madali mong natutuhan ng paggamit ng cellphone na ibinigay ko sa iyo. Mga mamamatay tao pala ang mga halim mo sa dibdib mo. Puso ng lalaki ang kanilang pagkain. Na kapag hindi mo na ibigay sa kanila, pahihirapan kanila. Oo, at patatandain. Kaya pala, nangulubot na naman ka mo ang iyong balat. Nagmukha na naman nga ako matanda. Kaya nagtalong po uli ako, wala ulog pa. Talagang hindi dapat makita ng ibang tao ang itsura mong tumanda. At lalong hindi nila dapat makita ang mga halimaw sa aming dibdib. Dapat, Rosella. Kapag nakita ng ibang tao ang mga halimaw sa dibdib mo, malamang na manganib ang iyong buhay. Inay, aalis po muna ako. Saan ka pupunta, Kibo? Kina Rosella po. Hindi ka aalis. Inay, alam niyo naman po na matali kong kaibigan si Rosella. May problema po siya at kailangan niyang tulong. Hayaan mo ng ibang tumulong sa kanya para hindi malagay sa peligrong buhay mo. Inay, narinig ko ang pakikipag-usap mo kay Rosella sa telepono. Kaya alam ko ang misteryo at lagim na bumabalot sa kanyang pagkatao. Hindi po gusto ni Rosella ang nangyari sa kanya, inay. Problema niya na yun. Nagsosolo na po siya sa buhay. At ako na lamang po ang maaasahan niya makakatulong sa kanya. Gimo, may iba pa siyang mga kaibigan. Inay, hindi lang po kaibigan ang turing ko sa kanya. Ano? Mahal ko po si Rosella. Lalong hindi kita papayagang patuloy na makipagmabutihan sa kanya. Layuan mo si Rosella. Hinding-hindi ako papayag na patuloy mong mahalin ang isang babaeng may mga halimo sa dibdib na pumapatay ng tao. Ang dibdib ko masakit. Kasaysayang tangkong sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Gimo? Inay? Aalis ka? Eh... Aalis ka nang walang paalam para puntahan si Rosella. Hindi ko po siya kayang pabayaan. Ilalagay mo sa peligrong buhay mo. Babaliwalain mo ang pag-aalala ng sariling magulang mo dahil lamang sa isang babaeng may mga halimaw sa dibdib. Sorry po, inay. Gimo, kahit matagal lang yung maawang ama mo, hindi ako papayag na isubo mo sa peligrong buhay mo. Sorry po. Gimo! Pagbalik ka! Gimo! Pilip naman ako sa'yo, kababae mong tao.
Kung lalakad ka mag-isa sa 10 oras ng gabi, sa ganitong lugar na madilim at walang ibang tao. Alam kong may makakatagpo ako dito tulad mo. Hindi ka bang tatakot sa akin? Hindi. Holdover ako, rapist. Tulad mo, kailangan ko. Ganun ba? Ganyang palaban ka, halika. Magagawa mo sa akin ang lahat ng gusto ko. Talagang gagawin ko sa'yo ang lahat ng gusto ko dito sa dilim. Dito kita ubaran habang pinakaliguan kita ng halik. Magagawa rin sa'yo ang lahat ng gusto ng mga halimaw sa dibdib ko. Ikaw ang titigaw sa aming kuto. Itong nasa magkabilang dibdib mo. Nakapanginilabot ng mga mukha, mga halimaw. Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng laging